Hi guys, welcome dito sa Rizan para ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time, the star in reverse, the strength. So what we have here is the star. Nawalan ka ng hope, pag-asa, kasi in reverse yun. Nawalan ka ng pag-asa na ano to. Na magkaayos pa kayo ng person mo. Yun. Pero, you find your strength. Matibay ka, matatag ka, kahit na nawalan ka ng pag-asa na magkaroon pa ng pag-aayos. At pagkakasundo sa inyo ng person mo. More clarifications, five of swords. Clarification of five of swords. Na magkaroon ng new beginning, guys. Pag-aayos at mag-start ng relationship na yung committed, yung magkukumit sa inyong person mo. Yung magkaroon ng pag-aayos talaga. At a stable new beginning sa inyong dalawa. Wala ka ng pag-asa, pero you're strong. Matibay yung loob mo. Matibay ka, matatag ka, and meron kang inner stillness. Matapang ka, at strong ka, inside and out. Brave. Courageous. Leo, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini. More information about you, your main energy. Uy, the lovers, that's your main energy, you're in love. Mapagmahal, clarification on the lovers card here. The Fool. So pagdating sa pag-ibig ay risk taker ka, courageous, and wala kang pakialam sa kung ano yung sasabihin ng iba. May pagkatanga ka nga lang pagdating sa pag-ibig. Gagawin mong lahat para sa pag-ibig. Para mga kahit na ikakapahamak mo minsan or hindi makabubuti sa iyo, para kang tanga pagdating sa pag-ibig dito. Sorry guys, word up, pero that's the right word here. Para kang tanga pagdating sa pag-ibig. Gagawin mo lahat. I know. Parang full pagdating sa pag-ibig. Yan. You're in love. Para mga love can conquers all pagdating sa iyo, no? Ganun ka. Love can conquers all. Wala kang atrasan pagdating sa pag-ibig. So, Gemini and all signs of full. Walang science yung full na yun. So. Nine of Cups. Meron kang wish na nag-fail. Nasayang na hindi na-grant, no? Hindi na-ibigay sa'yo. You feel unstable pagdating sa love. So, let's see for information about you. See, Princess of Wands, you're excited. Five of Cups, pero feeling left out in the cold ka. Naiwanan ka eh. With the Five of Cups. Five of Cups pala to, guys.
Hindi siya Five of Pentacles. Meron kang pinanghinayangan. Ayun o. Meron ka pang pinanghinayangan na ready kang mag-take ng action. Meron kang mga regrets. Meron kang person na ayaw mawala sa'yo. Then, sobrang hinayang pa. And dahil sa panghinayang mo, dahil sa ayaw mong mawala sa'yo yun, nagtuluyan, ay mag-take ka ng action. You're driven here to take action. You're willing to take a risk. To take action. You're motivated. You're passionate. You're excited. You're inspired to take action. Dahil ayaw mong masayang yun, yung person na yun. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Sino yung person mo dito? Na ayaw mong masayang. Ayaw mong mawala. Hinayang ka. Nine of Wands. This is someone na parang player. A player or hindi nagko-commit yan. Eight of Pentacles. Artistic. And yes, para siyang ano eh, para sa kanya parang yung pag-ibig ay parang art. So colorful yung makipagrelasyon sa person na yan kasi artistic eh. So creative, no? Creative and possible magaling to. Magaling. Lalo kung may nangyari siya, yung magaling yan. Sa art ng, alam nyo na, sa art ng paggawa ng bata, yung ganyan. And this is someone na mahilig makipagrelasyon sa iba-iba. And madaling magsawa din. And madaling maboring. No? Kaya mahilig ko sa mga arts, mahilig siya sa painting. Or marunong siya mag-painting. Or else may talent to, guys. Gusto niya yung colorful yung buhay niya, exciting, gusto niya yung pinupurso niya, or yung ginagawa niya yung exciting and talagang nakaka-stimulate ng utak niya. Nakaka-stimulate ng utak niya and talagang na-use niya yung energy niya, parang mahilig to sa arte. Eh. Or mahilig din siya sa fashion or else itong person mo ay yeah, a very passionate person din kaya nga yan yung motivation niya sa pag sa kung ano man tong talent niya at hardworking siya guys sa kung saan siya motivated. Kung ano yung nakaka-catch na attention niya, kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano yung passionate siya, kung ano yung bagay na kung saan siya passionate. Pero pag nawala na yung excitement niya sa bagay na yun, ay nagsasawa siya. Pero this is someone na hardworking din. Pero kailangan na yung nasi-stimulate yung utak niya. Nandun yung excitement sa ginagawa niya. Dahil kung wala, ay ganun din sa relationship. Pag wala excitement, pag hindi exciting, pag boring, ay ayaw niya. Sawa siya. So, Leo, Aries, Sagittarius, and Taurus, Virgo, Capricorn. More information about your person here. For once, in separation, or possible, hiwalay ito sa dati niya asawa, or dati mo itong asawa, or else ay separated kayo, or in separation siya. Kakahiwalay niya lang.
sa nakarelasyon niya or sa'yo for information about this clarification of the 4.0 verse. Temperance. So, si nagkaroon ng pause sa inyong dalawa. Nagkaroon ng separation. So, until now ay hindi mo na catch yung attention ng person mo na to na still in separation kayong dalawa na nag-heal to ngayon. Merong nga merong pause. What's with the temperance here for the clarification? So see, Knight of Swords in reverse. Nagmamatigas to ngayon. Okay para sa kanya. Okay lang sa kanya yung in separation kayo na merong pause. Why? Ayaw niya mag-take ng action, no? So, Death card. Death card. Five of Wands. Iniwasan yung conflict. Ayaw niya conflict. Death card. Yes, nagmamatigas to na magbago. Ayaw niya pa magbago with the Death card, oh. Ayaw pa ipaglaban kasi ayaw pa magbago. Why? Bakit ayaw magbago? So what we have here is Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Bakit ayaw niyo magbago ng person mo? Nagmamatigas eh, ayaw magbago eh. King of Pentacles. What's with the King of Pentacles here? Knight of Pentacles in reverse. Ah, kasi gusto niya yung respected siya, nasa mataas na posisyon. Gusto niya yung hindi siya ready for a long-term relationship. Dahil unemotional siya right now, hindi siya in tune sa kanyang emotion. Dahil hindi siya willing right now na maging loyal or in a committed relationship. Ang focus nito ngayon ay work. Work, work, work. Kasi hardworking nga. And na-enjoy niya yung work niya. And ayaw niya yung committed na relationship eh. Ang gusto niya eh siguro yung pampalipas oras lang, mga ganyan. Ang focus niya yung work. No, parang naglalaro lang siya sa pag-ibig, parang ganyan, parang pang pastime niya lang, mga ganyan siya. Pero ang gusto niya talaga ay yumaman, kayamanan, more on work. More clarification sa King of Pentacles dito. Sa reading nito. Seven of Swords. See, this is someone na trickster. Hindi magsiseryoso yan sa relationship. Kasi, madaya yan. Kasi nga, deceitful tong taong to. Ace of Swords. Sigurista. Sigurista, Four of Swords. Dahil ayaw niyang magka-problema. Ayaw niyang sumakit yung ulo niya. Ayaw niyang ma-stress. Ayaw niyang mapiktuhan yung work niya. Hanap buhay niya. Ayaw niyang mawalan siya ng focus sa trabaho niya. Dahil the moon. Pag makipag-relasyon to pa sikreto eh. Sikreto lang. Ano ba tingin ng person mo na to sa relationship? Yung walang emotion. Ganun siya makipag-relasyon. No emotion. Na parang laro.
mahilig makipag-hide and seek yan. Mag-hide-hide. Yun yan. Mahilig magtago, ma-hide, at secretive. Ma-hide siya ng feelings niya kasi wala naman siyang feelings eh. Yung person mo na yan. Pero alamin natin mamaya kung nag-emotional na sa'yo. Pero ano to eh? Napaka-deceitful. Ma-hide. Hindi mo makilala yung totoo niyang mukha. Ma-hide yung tao yan. Hindi mo makilala yung totoo niyang face kasi nagwe-wear ng mask yun eh. Hindi mo malalaman yung totoo niyang feelings kasi cold yan. At ma-hide no, ng feelings niya. Kung ano yung totoo niyang nararamdaman, mapapatanong ka, ano ba talaga? Mahal ba ako ng person na to? Or what? Naglalaro lang? Ganyan siya. Anong mahalaga sa person na yan? There is someone na cold. Cold-hearted. Queen of Pentacles. Okay. Queen of Pentacles yung mahalaga sa kanya. Oh. King of Pentacles and Queen of Pentacles. Or maybe ikaw yung Queen of Pentacles. Ikaw ba yung Queen of Pentacles na yan? Yes. Yan yung mahalaga sa kanya. Maliwanag sa kanya. Klarong-klaro sa isip niya. Mahalaga yan sa kanya. Hindi lang basta wealth, hindi lang basta status, hindi lang basta influence yung mahalaga sa kanya. May pinakamahalaga pala sa kanya. Ikaw yon. Pero, ma-hide siya ng feelings niya. Alamin natin yung feelings niya sa'yo. Possible dati mong asawa kasi Queen of Pentacles and King of Pentacles or else ay kamatch mo. Kamatch mo. Pero cold siya eh. Let's see. Anong feelings niya ngayon sa'yo, yung person na yan? Malayo. The High Priestess. Okay. The High Priestess. So, nasi-sense ka niya, para bang may third eye yung person niya. Feeling connected siya sa'yo. Nafe-feel niya yung ikaw yung counterpart niya. Kaya mahalaga ka sa kanya. Nafe-feel niya yung energy mo. Nafe-feel niya na ano. Nafe-feel niya na ano. Princess of Swords. Ah, Princess of Swords. So, this is the Knight of Swords in reverse. Nafe-feel niya na mamatigas ka. Pero tingnan niya natin. Nafe-feel niya itong person na to na ano. Na possible na wala na yung pagmamahal mo sa kanya. Na wala yung feelings mo sa kanya. What's with the Ace of Cups? Five of Cups. Na kung ano yung na-feel mo kanina, yun yung din yung na-feel niya. So, malakas yung intuition ng person. Nafe-feel niya na nanghinayang ka sa kanya, guys. Nanghinayang ka dahil sa nasayang yung sinimulan niya noon, yung person na yan.
So, anong feelings ng person na yan sa'yo? For more clarification. Ano naramdaman niya? Six of Swords. In reverse. What else? Knight of Wands. Ay, King of Wands. King of Wands to. King of Wands. This is the King of Wands. Well, gusto niya magpakumbaba? Gusto niya nga bumalik sa'yo? Six of Swords. Gusto niya bumalik sa'yo? What's with the Six of Swords here in the first? See? To choose na bumalik sa'yo. Kung meron siyang options at mga pinaglalaruan, yung parang ginawa niyang joke lang, yung pakipagrelasyon o pakipag connect sa iba, no, parang ganun siya makipagrelasyon eh, ay piliin ito yung pakipagbalikan sa iyo. Siya pwede mga options at mga yung mga pinaglalaruan niya. Kasi sobrang attracted siya sa iyo eh. Gusto siyang bumalik sa iyo. Sobrang passionate siya sa'yo. Dinidesire ka niya, kaya mahalaga ka sa kanya. Ano itong mga Seven of Cups na ito? Three of Pentacles. So, si ayaw niya nga makipag-connect na sa mga naka-connect niya dati. No? Balak niya i-hosting na yon, ayaw niya nang kausapin, ipasura. At ayaw niya maging fair doon. So, meron siya mga nasaktan yung person mo na to. Meron siya mga chinarm and then, parang pinaglaruan niya lang. Pero ikaw yung importante sa kanya. Importante ka kaysa sa status kahit saan pa man sa person na to. Pero nawalan ka ng pag-asa na magbago pa yan, na magkaroon pa ng new beginnings yung dalawa. So, anong feelings mo sa kanya ngayon? Wala. Nawalan ka ng pag-asa. Na ano? Na possible. Na mag-message yan sa'yo. Nawalan ka ng pag-asa na mag-message pa yan sa'yo, na magkapag-communicate pa yan sa'yo, na mag-reach out yan sa'yo. So, mag-re-reach out pa yan sa'yo, yung person na yan? Defensive. Wala siyang strength. Defensive. Right now, defensive. Wala siyang strength. Pero, importante ka sa kanya. Ikaw yung mahalaga sa kanya. What's with the strength here in reverse? Oh, wala siyang lakas na loob. Tapang. Tingnan mo, duwag nga pala ito. Duwag. Duwag, wala siyang tapang harapin ka na makipag-reconcile sa'yo. Bakit? Bakit? With the Lover's card. What's with the Lover's card here? Princess of Swords. Nagmamatigas to, ma-pride. Ma-pride to. Iniwasan ito yung feelings niya. Sinasabi niya sa sarili niya na wala siyang feeling sa'yo, na hindi kanya mahal, na in separation na kayo, ayaw bumalik, pero ang totoo gusto niyo bumalik, no? Defensive kasi siya, defensive. Ayaw niya matamaan yung ego niya. Let's see. Ano bang gusto niya mangyari sa inyong dalawa ng person mo na yan? Ah, okay. Yan o. Yan yung gusto nyo mangyari sa inyo. Ace of Pentacles, commitment. A new beginning, a committed relationship. Oh, see? Sa'yo siya gusto niyang mag-commit sa'yo. Yung iba, wala siyang interest doon. Parang naglaro-laro lang siya. Yung ganyan. Parang tingin niya yung playground. Yung ganyan yung kapag-relasyon. Parang playground yung parang pampalipas oras nga lang yun eh, kapag connect sa iba eh.
naglalaro lang para hindi siya ma-board. Kasi masyadong hyper siya yung person na yan. Gusto niyo may paglaruan siya, may pagtripan siya, ganyan ba. Pero ngayon, itong person mo ay gusto niyo ng commitment sa iyo. Ay yung magsama kayo. Let's clarify this Ace of Pentacles. The Sun. See? Ikaw kasi yung nagbibigay ng happiness, light, and joy sa buhay niya. Kaya gusto niya mag-commit sa iyo kasi ikaw yung liwanag. Ikaw yung happiness niya. Malungkot siya without you. In reverse, no? Pag wala ka sa buhay niya, hindi siya buo. Hindi siya buo. Hindi siya kompleto. Hindi siya happy. Malungkot yung buhay niya. Pag wala ka sa buhay niya, anong karamdam niyan? See? Feeling trapped, stuck, nahirapan, nasasaktan, feeling exhausted, drained. Parang in nowhere, parang gano'n na parang. Nahirapan siya. Why? Bakit nahirapan? Oh, Five of Pentacles kasi feeling left out in the cold siya. Pag wala ka sa buhay niya. Parang wala nagmamahal sa kanya. Kahit na makipag-usap pa siya sa ilang libong tao, kahit na mag-trip pa siya ng mag-trip, ay malungkot pa rin siya without you. Na parang bang so stressed, depressed, nagdurusa siya, yung ganun, and with the Justice card, hindi siya balanced. Hindi siya balanced. Exhausted. Miserable yung buhay. Bakit? Anong, ano pang gusto niya mangyari sa inyong dalawa, yung person mo? Well, ito yun. Ang magkaroon ng balance sa inyong dalawa. Kasi nga, yan yung paraan. No? Para hindi niya na ma-feel yung nararamdaman niya, nagdurusa siya. Nahihirapan siya. The feeling left out in the cold or parang feeling abandoned. Kahit makipag-usap pa sa ilang milyon na tao. Kahit na ano pa yung kaganda, kagwapo yung kausap niya, ikaw at ikaw yung importante sa buhay nito. Walang may compare sa'yo, wala kang katumbas. Kahit kayamanan nga, wala kang katumbas sa kayamanan eh. Para sa kanya eh. You have so much importance sa taong yan. So, ang gusto yung mangyari is balance, no? And yung hindi na siya ma-abandon, yung hindi niya ma-feel yung parang na-left out in the cold siya. Na naitsapwera mo na siya, yung gano'n. What else? Ano pang gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? So, Six of Cups. This is a, yung maging okay kayong dalawa, yung merong, as you see, balance, pantay yung turingan, no? Pantay na, na kung importante ka sa kanya, ay maging importante din siya sa buhay mo, no? Na, ang gusto dito is yung ma-feel niyo yung comfort, love from you, real love. Let's see, ano pang gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? Ang magkabalikan ko kayo, Six of Cups. Two of Cups? Ayun, Two of Cups. Union. Union talaga eh. And King of Swords. Action to guys. Magkaroon na ng movement to. Gusto nyo magkaroon ng movement or gusto nyo magkaroon ng union sa inyo agad. Para hindi niya na maramdaman yung naiwanan siya. Yung tinalikuran siya. So yan. Next move niya towards you. Meron ba siya next move? Eight of Pentacles.
more clarification sa next move niya towards you. May next move ba yung person na yan towards you? Knight of Wands. Umiiral yung ego nito. Puro gusto niya lang yung magkaroon ng reunion sa inyo pero wala siyang next move. Bakit? Ano nga next action niya towards you? May next action ba yan? Three of Cups, may pag-reunite. What's with the Three of Cups here? The Fool, magtitake siya ng wrist towards you para magkaroon ng reunion sa inyong dalawa. You see? Knight of Pentacles. Ang mapilitan tong person na to na magpakatino na. Na magseryoso na, maging loyal na hindi na siya maglalaro. Ikaw yung person na magpabago dito sa person. Na kung player man siya dati or parang naglalaro, no? Kasi ano siya, mukhang hyper itong person mo. Parang tingin niya laruan yung iba na pinagtitripan niya. Ganyan. Ngayon ay, pagdating sa'yo, magsiseryoso yan, no? Magkukumit yan sa'yo. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyo kalimutan i-click ang bell button na sigurado mo na-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.